Welcome back sa ating channel. So ito na yung actual installation ng ating central lock. Yung sasakyan na pagkakabitan natin is Hyundai Ion. Next na gagawin natin, tatanggalin natin yung mga cover ng pintuan. Yung mga may araw, yun yung mga screw na kailangan tanggalin. Yung may bilog na yellow, yung mga cover niya, tinatanggal lang yan, wala siyang screw. So kayong nandyan din sa video yung kung paano tanggalin yung window riser niya, so abangan niya lang. Katanggal natin sa screw, baklasin natin yung cover ng mirror, tapos hangatin lang natin muna sa gilid pababa hanggang pataas. Maalis na siya. So pagtanggal naman itong plastic barrier, gamit tayo ng cutter, tapos paghiwalay natin sa taas, tapos hihiwain natin yung parang glue. Huwag natin siya basta-bastang hihilain, no? Kasi kakalat siya, maghihibla at kakalat siya sa plastic. Sa part na to guys, ito yung stock na bracket na kasama sa central lock, no? So gusto ko lang ipakita na kapag yung kasama na bracket ang gagamitin, so ganito siya kung paano siya ikakabit. Kasi may ginawa akong sarili kong bracket mula sa yero ng pinagtabasan ng yero, yung long span. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa kong bracket. So ito yung ginawa kong bracket mula sa long span na yero. So ganon din ang pagkakabit niya. Hindi mo kailangan magbutas sa chassis, sa bracket ka lang magbubutas. Kailangan mo lang ng bolt eye nuts saka drill. So ito yung ginawa ko pang bracket. Itong isa sa kabila naman, sa harap, tsaka ito sa likod, yung dalawa. Tapos tignan nyo kung paano yung position nya. Ang susunod natin itong sa passenger side, sa harap. So bubuksan na natin yung mga tornilyo nya dyan. So ganun ulit ang gagawin natin sa plastic barrier. Hiwain natin ng kutsilyo or cutter para hindi kumalat yung glue niya. So ito yung bracket na isa sa harap. Tsaka itong connecting rod or yung alambre, kailangan mo talaga siyang i-bend para wala siyang tatama ang mga alambre dyan, yung mga lock niya. Kailangan i-bend yan para wala siyang sasayadan, hindi siya matigas silain yung mga susian niya, walang sayat, para smooth din yung pagbubukas niya. Tanggal naman itong window riser, kaya kailangan mong gumamit ng sintas ng sapatos para malis mo yung clip niya. So ito yung idea niyan kung bakit lubit ang kailangan mong gamitin para matanggal yung clip. So ipapasok natin dyan sa window riser yung lubit, tapos hila-hila lang natin, no? Hanggang sa mahalap niya yung dulo ng clip at kumagat dun sa lubid. Dapat yung lubid nyo pwede yung nylon, kaya yung sa sintas hindi pwede yung plastic kasi hindi siya papasok, hindi papasok yung dulo ng clip, hindi niya mahihila. So ganyan yung idea niya.
kapag pumasok na siya, hihilain mo hanggang sa matanggal yung lock. So dito na tayo sa likod ng driver side. So alisin lang natin yung mga tornilyo at yung cover niya. So ganito yung position niya, no? Lubog natin siya ng konti para hindi siya babangga dun sa cover natin. Tapos i-bend natin yung connector niya, yung alambre, para maganda yung hila niya, wala siyang babanggaan. Tapos ilagay na natin yung connector na screw. Pagkatapos natin ilagay yung actuator, ilagay niyo yung cover, tapos tignan niyo kung uumbok siya pag nilagay. Kaya kailangan ay ilubog nyo ng konti yung bracket. Ating gagawin, lalagyan na natin yung harness. So dito meron siyang goma na pwede natin siyang butasan yung goma para doon natin papasok yung harness. Saka ito bubutasan natin sa baba. Kailangan natin alisin ito para ma-access natin yung butas at yung daanan ng wire. So dito, ito yung goma, no? Para ma-check nyo kung sumasayad yung actuator sa bintana, tanggalin nyo muna yung power window switch sa cover. Tapos, tingnan nyo kung sasayad ba siya sa actuator pagka baba ng bintana.
So bubutasan lang natin yung mga goma dyan doon natin siya ipapasok. Tapos ingat lang kayo, baka maipit tayo ng pintuan. Dapat steady lang na nakabukas. Tapos i-insulate natin yung wires gamit yung insulation tube. Pagkapasok ng wire, tingnan natin kung sumasayad ba dun sa bintana. So, para makita natin, tataas natin, ibababa yung bintana. Kaya yung wire, dito na lang natin siya dinaan sa labas para hindi siya patamaan ng bintana. Pag okay na, sara na natin yung plastic barrier. So, doon na tayo sa passenger side. So, ganun din. Dadaan natin yung wire doon sa lalim ng manibela. Tapos, itago natin siya para hindi siya matatamaan ng mga paa natin. Gamit tayo ng cable tie. So, doon. Papasok din natin siya doon sa rubber. So, ang ginawa ko, nilagay ko muna yung switch ng pintuan para dun sa bintana para makita ko siya kung sa side ba siya o hindi. So, ganyan. Tapos, ilalagay na natin yung wire niya. So, hindi naman sa side. So, balik na natin yung plastic barrier. So, doon tayo sa likod. So, ang ginawa ko guys, kasi kulang yung binili kong yung tube. So, ang ginawa ko, doon lang sa may pintuan ko siya hilagyan. Para pag sinasara mo siya, kahit na ilang beses mo siyang kahit ilang beses siyang isara, hindi siya protektado siya. So, ganyan siya. So, dyan ko lang siya nilagay. Yung ibang walang tube, binalutan ko na lang ng electrical tape para at least insulated din siya. So, ganyan ang itsura niya. So, ilalagyan na natin yung tapos dyan na lang natin siya ginaan sa labas para hindi siya tatamaan ng bintana kapag binaba natin. Tapos gamit tayo ng cable tie para hindi siya gumalaw-galaw, hindi siya tatama dun sa mechanical ng bintana. So, pag okay na, palitin natin yung plastic barrier. Dito na tayo sa wiring installation. So, titignan natin yung diagram. Huwag tayo magbase sa kulay. Kasi baka yung ibang central lock, iba yung kulay nila. Kaya para sigurado, tingnan natin yung wiring diagram. So yung yellow saka yellow na may lining na black, yung positive, yung pula na medyo mataba, saka yung positive dun sa central lock, pasama-samahin natin, saka kuha tayo ng idudugtong na wire para dito yung dadaan dun sa mamaya yung sa constant or live na positive ng battery. So,
Tapos gamit tayo ng shrinking tube para ma-insulate yung wires. Tapos balutin ulit natin ng electrical tape para mas lalo siyang secured. Next ay yung orange, saka orange na may leading na black, saka yung itim na wires, pagsamahin natin, saka dugtungan ng wires, saka natin i-insulate ng shrinking tube. Tapos painitan natin para mag-shrink yung tube niya. Hanapin na natin yung constant or live na positive ng supply ng sasakyan. So ito siya, gamit tayo ng test light o kaya tester. So yung constant, guys, kung hindi nakasusi yung sasakyan, meron siyang supply na positive. So yun yung positive na supply ng sasakyan, at dapat sa constant natin siya ilalagay, kasi dapat palaging naka-on yung central lock at keyless entry para pag gagamitin mo siya, hindi mo muna kailangang susian yung sasakyan para mapagana mo siya. So babalatan natin siya dito. Meron din positive na constant dun sa may ignition. Ang kulay niya ay light na pink tapos blue. So kung gusto nyong dun nyo siya ilalagay, pwede naman, pero kasi dito dito ko na lang siya ilalagay. Ingat lang kayo kapag nahanap nyo na yung constant or live na positive. Tanggalin nyo na yung positive terminal ng battery para pag itatap nyo yung central lock at keyless entry, maiwasan natin yung short circuit. Tapos natin ma-insulate yung constant na live na battery, balik na natin yung terminal ng positive na battery para matest naman natin yung saan kukunin yung signal light, yung dalawang brown sa keyless entry natin. So ito yung previous video natin, no? Ito yung dalawang brown na ikakabit natin sa signal light. So, pagkatapos natin ilagay yung positive terminal ng battery, switch natin yung hazard para mahanap natin yung connection ng signal light. So dito natin siya nahanap, magkatabi lang siya. So yung kulay na blue na may lining na black, ayan, isa siya sa signal light. Diyan natin ikakabit yung isang wire nung module nung keyless entry diyan sa blue, tapos blue na may lining na black. Bali dalawang wire yan, blue na may lining na black saka blue, saka yung isa yung dun sa pinakatap na left, yung green, tapos green na may lining na black. So isa dun sa blue na may lining na black o kahit saan dun, kasi magkasama naman sila. Tapos yung isang brown, ilalagay naman natin dun sa green o kaya sa green na may lining na black.
i-connect na natin yung trigger. Yung trigger doon sa central lock, yung brown saka white na solid, i-connect natin doon sa keyless entry na white saka white na may lining na black. So white sa white, tapos yung brown kukonek natin dun sa white na may lining na black. Susunod natin kakabit yung ground. So alisin natin yung stock na body ground dito na may bolts, tapos gamit tayo nito yung terminal, tapos i-crimp natin yung body ground dun sa central lock saka dun sa keyless entry natin. So babalik na natin siya kasama na yung body ground nung sasakyan. So gamit tayo ng 10 mm na socket wrench. Tapos i-organize na natin yung mga wires natin. Gamit tayo ng cable tie para presentable siya at hindi siya bumabangga-bangga dyan sa mga kaha natin. Malinis siyang tingnan. So, balik na natin yung ignition cover. Balik na rin natin yung mga cover ng pintuan natin.
pagbalik ng window riser, ilagay mo lang yung clip, tapos ipilit mo lang siyang ibalik, maglalak na yan. So pag pwesto nitong window riser, ganyan siya habang nakasara, para kapag yung tuhod mo hindi siya babangga dyan. Pwesto mo natin siya, guys. Natin sa likod kung sasabay ba yung ilaw kapag in-unlock siya ka lock. Magana din siya. Pati sa harap. Magana din siya sa harap. Okay na.